Purihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to the Gospel of our Lord, in Mark chapter 10, verse 28 to 30, then Peter spoke up, "We have left everything to follow you." "Truly I tell you," Jesus replied, "no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecutions. And in the age to come, eternal life." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito. Ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Yung mga nandito noong nakaraang Martes, itaas ang kamay. Ano ang napakinggan natin noong nakaraang Martes? Ang sabi natin hindi sapat ang makinig ka lang, di ba? Kailangan maunawaan mo ang iyong pinakikinggan. Tapos, naging hindi sapat ang makinig at maunawaan ang iyong pinakikinggan, kailangan isinasagawa at isinasabuhay natin ang ating napapakinggan. Ngayong gabi sa ating binasa, brothers and sisters, I think what happened in this reading is that our Lord Jesus Christ made a determination between pinaghaharian ka ng Diyos at gumagawa ka lang ng kabutihan o sumusunod sa utos. Ngayong gabi, napag-alaman natin na hindi sapat lamang ang gumagawa tayo ng mabuti, kailangan pinaghaharian tayo ng paghahari ng Diyos. Dahil di ba yun ang sinabi sa mga sulat ni San Pablo, hindi nyo pwedeng ipagmalaki ang inyong mga mabubuting gawa. Alam nyo, matagal na akong hindi nakakapagpatawa sa inyo, malaki na pala utang ko. So tonight, I will share with you ang storya ng isang mag-asawa. Pag ang lalaki at ang babae ay nag-asawa na, hindi na sila dalawang tao. Isang tao na lang sila. Tama, hindi? So kapag sinabi ni Mister, kapag sinabi ni Mister,
napakalaki ng problema ko. Ano ang dapat sabihin ni Mrs.? Ang dapat sabihin ni Mrs., huwag mong sabihin napakalaki ng problema mo. Sabihin mo, napakalaki ng problema natin dahil iisang tao na lang tayo. Tama o hindi? Okay. So, may isang mag-asawa, narinig ng misis na sinabi nung kanyang mister, nag-aalala na nga yung misis eh, sinabi nung mister, hindi ko na talaga alam kung ano gagawin ko, napakalaki ng aking problema. Ang sinabi ng misis, huwag mong sabihing napakalaki ng iyong problema. Tatandaan mo, mag-asawa tayo. Napakalaki ng ating problema. Tapos tinanong niya yung asawa niya, yung lalaki. Ano ba ang ating problema? Ang sabi nung lalaki, nabuntis natin yung kalabander. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At makinig na tayo sa ating punong lingkod, si Brother Mike C. Villard. Kasi ang dalang kamay, may problema ba kayo? Pahin niyo, partner. Partner. Okay, ang unang tatanong mo sa partner mo,
Ibig mo bang manahin ngayon ang kayamanan ng langit at lupa? Ulitin nyo nga. Alam nyo ba yon?